Hi everyone, good morning. It's me again, Diane, and welcome to my YouTube channel. Well, today nga pala maikling vlog lang din to na tulad ng kanina. Naisip ko lang kasi na i-share to sa inyo kasi ito yung bagay na tumatakbo sa isip ko kanina habang nag-take ako ng shower. Night shower. Actually, morning shower kasi 12:32 a.m. na. Gusto ko lang i-share sa inyo yung naisip ko na yun, which is, eto, how powerful is your no? Alam niyo ba na ang pagsasabi ng no ay isa sa mga bagay na mahirap gawin, lalo na kung meron kang pinoprotektahang interest? Because by simply saying no, you can go into two different places. It could be, one, you may have a closer relationship with that person whom you replied no, or two, a very far away place. Away from that person, you've replied no. Kasi malasira yung relationship nyo dahil sa isang no na sinabi mo. Bilang ito nga ay serye ng buhay ko after the resignation, may mga panahon na ini-evaluate ko yung sarili ko on how I really came up to that decision of quitting my job. Siguro, makaka-relate kayo dito, lalo sa mga nagtatrabaho or someone into any relationship. You will only be able to say no when you are ready to let go. Actually, nasabi ko yan kasi na-experience ko yan. Bago pa lang ako sa trabaho ko, gusto ko mag-set ng boundary simula pa lang. Ayoko ng masyadong family-family type relationship sa mga katrabaho. Yung too much attachment kasi with the people around you could be sometimes be the cause of too much pain na mabibear mo sa buhay mo. Diba? Mas attached ka sa tao, mas masakit kapag nasaktan ka ng tao na yun. Kasi very close nga siya sa heart mo. Kaya iniiwasan ko ng attachment as much as possible. Lalo na sa mga taong hindi ko kayang pagtiwalaan ng buhay ko. Though, I develop this close bond with the people I can entrust my life with. And yung bond na yun hanggang ngayon, kahit malayo na kami sa isa't isa, kahit hindi na kami masyadong nag-uusap ng mga tao na yun, andun pa rin. In relation to the no, there was this experience of mine nung bago pa lang ako sa trabaho ko. I think in my first year, may nakisuyo sa akin na gawin yung isang task na regularly sila naman yung gumagawa. Once in my life, I replied with no. One is para hindi maging habitual yung pakikisuyo na iyon. Number two, ayokong mangyari yung araw na kapag nagkamali ako dun sa bagay na pinakikisuyo lang sa akin, ako pa rin ang mapapahamak bandang huli. Unfortunately, hindi naging maganda yung dating sa kanila nung sinabi kong no. And as a result, it damaged the relationship that I might have with them. Dumating yung time na yun pala ay naging trigger para sumama ang loob nila sa akin. Until we once had this open forum sa circle of people na yun, and they explained that I shouldn't feel like that. Sa akin, I have made my point. But to them, it didn't go well. So that day on, they had this notion that if I say no, and then people didn't or can't accept it the way is, then they will take it against me. So mula nung araw na yon, I swore to myself na never again will I say no kung bala kong magstay sa circle of people na yon for a longer period of time. So I did. Never akong nag-say no. Everything na pinapagawa nila sa akin, it's always a yes. Regardless kung mahirap ba yun, kung sobra na ba, kung hindi ko na kaya, I will always do my best to do such thing and never say no. So I have to work harmoniously with them. And that harmoniously with them means that I should never say no. But you know, I'm only human. I get tired. I have feelings.
I get hurt. And I was finally able to have the gut to say no. Why? Because I'm ready to let go. Ganun pala na talaga. Mahirap mag-no kapag may mga interest ka pang pinoprotektahan. Pero kapag wala na, kapag ubus na, kapag hindi mo na talaga kaya, madali na lang mag-say no. And in saying that powerful no, it means a lot. Yung pag-no-no natin can either build or destroy a relationship. It can destroy a relationship kung hindi kayang tanggapin ng mga tao yung pag-no o kung bakit ka nag-no-no. Or it could lead you and that person into a more harmonious relationship if you are both like-minded people. Just like us, Babeloves and I. Aabot ba kami ng 5 years ngayon na masaya? Regardless of whatever we've gone through, if we didn't understand our personal no's, no. Ito yung mga no dahil naiintindihan ng partner mo or someone you have a relationship with why you are saying no. Kaya kayo nagkakaroon ng maayos at magandang pagsasama. And that is how powerful no is. Ikaw, nakapag-say no ka na ba? Kung nangyari nung sinabi mo yung salitang no, nasira ba kayo? O mas naging maayos ang pagsasama nyo? And remember, if you said no and the person understood why you said it and accepted that fact that you should say it, you're very lucky because you are with the person with the same wavelength as you are. At yun ang isa sa mga masasayang mangyayari sa buhay mo. Well, thank you for staying after this end of the video. Ngayon ay alauna na ng umaga and I am so happy that I was able to unload this idea of mine na naisip ko kanina sa banyo. Minsan kasi pagka hindi natin hawak yung cellphone natin and we are having our alone time, me time, marami tayong naiisip na bagay. Sometimes we evaluate our lives, evaluate our thoughts. Habang pinagninilay-nilayan natin yung mga bagay na yun, we learn more about life and ourselves. Thanks for staying up to this end of the video. If you like content such as this one, please don't forget to subscribe. Leave your comments down below kung nakarelate kayo sa kwento na ito today and i-like nyo na rin ang video na ito. Thanks for staying and see you on my next vlog. Bye!